the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my... Hi guys, so yun. Tapos na sino walang mga anak. And eto na siya. So dito namin siya pinawesto sa aming master's bedroom. Tapos si Bettina nandun sa isang kwarto namin. Para malapit lang, tapatan lang yung kwarto. And pag umiyak yung kabila, magpupuntahan din namin. So magiging playpen nila. And ito yung binili ko lang sa Shopee na malaking playpen. Yan sila ng puppies niya, guys. Ilataga ko lang siya ng malambot na aming cover. Yan. Para may init din yung puppies. And also, mamaya lalagyan namin sila ng ilaw. Yan, pagod pa si Enola, kaya yun. Pa-steep sleep lang siya. And napakain na rin namin siya. Kasi yan yung puppies ni Enola. So, hindi ko masyado ma-familiarize kung alin ang sunod-sunod. Kasi lahat sila ganun ng color. Pero, yon, 3 girls and 1 boy. Yan. Mamahinga na si Mother Enola. Kaya hinahayaan na muna namin siya mamahinga. Gulat ka na. The next day. So yun guys, umaga na ngayon and it's currently 8:30 a.m. in the morning. So, ganun nyo naman sila. Nakasakal lang mother. And yung isang yun, siya yung naiyak guys kasi nandun siya and yung mga kapatid niya, sinisiksik siya. Hindi kami masyadong pinuwi at inuwi. Hindi ko kaya ni Bettina na kaya lang kami nabuwi at kay Bettina kasi iyak siya ng iyak. Gusto niyang makababa. And gusto niyang i-check si Solo sa kusina namin. Kasi wahiwalay nga sila. So, pinapababa naman namin siya. Kaya lang, hindi siya maalam umakyat sa hagdan. So, naiyak siya pa pala kung gusto na niya umakyat. Kasi magkahiwalay din si Solo and si Lucky. So, hindi sila magkasama kasi nag-aaway na silang dalawa. Pasukotin na niya mga anak naman ni Bettina. Pag-alagala sila. Yan. Si Mother Balls. Guys, gabi na at makikita nyo na yung ina ng mga aso, tingnan nyo siya. Habang babantay ako sa mga anak niya, ang ina, ayun, nakasilip lang sa labas. Ito siya. Yan, ang ina guys. Ito nyo, bukas na yung pintuan niya. Ayaw pa niyang pumasok. Pinapanood lang niya ang mga anak niya. Come here, Nola, come here. Come here, Nola. Come here. Come here, Nola. Come here. Naisipan namin ni Mami na maghahati kami. Siya rito sa master's bedroom. Ilang sa kabilang kwarto. Dadalhin ko na lang yung aming kutsyon. Doon ako tutulog kasama ni Bettina. Kasi si Bettina, tuwing madaling araw or kung kailan gabi, saka siya iyak ng iyak. Siyempre nakakahiya naman sa mga kapitbahay namin kasi mahirap na guys. Baka may reklamo tayo. Kasi pag si Bettina, pag may nagpapantay sa kanya, nagpapadede lang siya ng mga anak niya. Kasi si Inula mabait siya. Kaya gabi wala akong reklamo kay Inula kasi papadatulog lang sila ng mga anak niya. Pero si Bettina, napakaingay niya. Tahol siya ng tahol. Hindi siya mapakali kasi siguro natatakot din siya kasi sobrang hangin na yan, guys. Tapos syempre, Papasko na. Simo niya. Hangin. Malakas na ang feeling ng hangin. Malamig pa. Hindi sila masyadong sarado na mga bintana. Actually, yun ay kwarto ko. Pero since sama naman kami ni Mami natutulog dito sa master's bedroom, bakante na lang siya. Ito na lang yung iba namin gamit. Yan, naisipan na ng nanay na pumasok. Ayaw pa rin ang inaway. Iwan pa rin yung kalahati ng paa niya. Yan. Ito nyo guys. Yan. Isang ina. Ay. Kita niyo, mahal naman yung mga anak niyo. Yung lang naiisip namin solusyon guys para hindi magligalig si Bettina and hindi kami maka-estorbo sa mga kapitbahay namin. Pag gabi, ang mga anak ni Inola, tahimik lang sila guys. And hindi sila iiyak na kagaya ng anak ni Bettina kasi lagi nga naaris si Bettina kasi tatapat siya sa may pintuan doon siya magtatatahol kasi gusto niya makalabas or may gusto siyang gawin sa buhay niya. Lalo na siya sa madaling araw kasi nakailang bangon ako kagabi. At nung madaling araw, and maaga rin ako nagising kasi naiyak nga ang mga anak nila. So yun, ganun naman talaga guys, pag
pag nanganak ang mga aso niyo, may possibility talaga. Hindi siya possibility. Talagang ganun ang mangyayari sa inyo. Na magpupuyat kayo gabi-gabi. Dahil mga baby pa lang sila. And kailangan din silang bantayan. And from time to time, nabangon talaga kami ni mami para i-check ang mga tuta at yung nanay nila, si Bettina at si Enola. At nire-refillan namin ang tubig nila from time to time. Dito kasi si Enola, kampante siya kasi kasama niya kami kagabi. So, ang setup namin, si Enola at saka ang mga puppies niya sa master's bedroom. Tapos si Bettina at ang kanyang mga anak, nandun siya sa kabilang kwarto, sa kwarto ko dati. And baka din nga siyang kwarto ngayon. Tapos si Solo, siya naman ang nasa kusina namin. At si Lucky nasa aming salas. Kasi hindi sila pwede magkakasama, guys. Kasi si Bettina, syempre as a mother, mother's instinct niya, ayaw niya malalapit na ibang aso sa anak niya. And ganun din si Enola. Ayaw niya may makakakita ng mga anak niya. Kasi akala niya baka sasaktan yung mga anak niya. Kung nagtataka kayo, guys, kung bakit hindi magkasama si Solo at saka si Lucky, kahit sila yung magkapatid sila. Kaya sila magkahiwalay kasi nag-away sila. Nung nag-hit ang girls, halos magkasabay sila nagkaregla ni Bettina. Naamoy yun ni Lucky, naamoy rin ni Solo. Kasi kasama nila dati si Bettina sa kusina. Tatlo sila sa kusina. Si Enola, mag-isa lang siya rito sa loob since hindi siya kapamilya nila Bettina. And galit si Bettina kay Enola. So yun guys, parang by team, si Enola and Lucky versus Bettina and Solo. Pero si Bettina naman, kilala pa rin niya si Lucky. Pero galit lang siya kay Enola. Nagsimula rin magalit siya kay Enola nung unang hit ni Enola. Doon sila nag-initan ni Bettina. Si si Lucky and si Solo, yun yan. Nagsabay na nag-hit yung dalawang girls namin na si Bettina at si Enola. Ngayon nagkatinginan lang sila. Tapos nung nagkatinginan silang magkapatid, yun, hindi namin sila maawat. Post ang ginamit namin para maawat sila sa away nila. Kasi hindi namin sila pwedeng hawakan kasi may tendency na kami pa yung pagbaling nila lang ganun, baka kami pa yung makagat nila. Meron, kompleto naman ang turok ng mga aso namin. Meron sila anti-rabies for our safety na rin at sa safety na rin ng mga aso namin. So yun, water lang ginamit namin. Yaming hose, in-sprayan lang namin para tumigil sila sa pag-aaway. Nag-stop naman sila. Tapos after nun, nilakad namin sila. Nung nilakad namin sila ni Lucky, parang ayos pa rin sila. Parang nagtuwa-tuwa pa rin sila sa isa't isa. Akala namin okay sila. Nung mga magagabi na, pagbalik namin, magkasama na ulit sila. Kasi akala namin okay na sila. Kasi nung naglalakad sila, okay naman sila na. Hindi na nag-aaway. Hindi naman nag-growl si Solo at si Lucky sa isa't isa. So akala namin okay na. Pero nung papasok na kami, sasaraduhan na namin yung kalang, yung kusina namin. Si Solo, galit pa rin. Nag-growl siya kay Lucky. Siya'y inaway ni Solo. Tendency, lalaban siya. Lalaban siya kay Solo. Hindi siya magpapatalo kay Solo eh. Tapos yun, ipinasok na rin namin siya. Nung unang hit naman ni Enola guys, hindi siya na-stud ni Lucky. Nung second na hit ni Enola, saka siya siguro na-stud ni Lucky. Pero hindi kasi namin sila nakitang nagbabahan. Kaya hindi namin na-sure noon na si Enola ay buntis. Nalaman na lang namin nung parang yung boobs niya naglaw-law na. So yun, doon lang namin na-confirm na si Enola ay buntis. And nagkakaroon na ng gatas yung boobs niya. Doon lang namin na-confirm. Hindi pa namin pinapakita ang puppies kay Lucky kasi, syempre, takot din si Lucky sa puppies niya. Kasi nung nagpapaanak kami kahapon, di nakagloves ako. Tapos naamoy niya doon yung parang ibang amoy. Syempre, ibang amoy pag nagpapaanak and pag may puppies na nahawakan ka. Yung amoy ng dupo. Nung naamoy siya ni Lucky, takot na takot siya. Siya ang pinakang babying baby ng family, si Lucky. Pero yon, hindi na nga siya baby. Kasi isa na siyang ama. Isa na siyang dakilang ama. Early the next morning. Ang cute naman. Ang pinaghirapan ngayong araw. Tatakay, ba't na sa akin ang isang anak ng Enola? Kasi siya yung nineneglect ni Enola. And iyak siya ng iyak kasi ang ayaw minsan kip-kipin ni Enola. So ako nagkikip-kip ngayon sa kanya. Siya ang pinakamaliit din sa kanilang magkakapatid. Kaya naisipan ko ako na lang muna mag-ano sa kanya. Since nagising na rin naman ako kasi magulo si Enola ngayon. Siya ngayon ang magulo guys. So yan, update sa kaibigin ng puppies. Tahimik lang sila and nagpapadede pa rin si Bettina up until now. So it's currently 8:58 a.m. in the morning. So
Kami, check ko si Bettina yung papos niyan. Hindi ako natuloy din matulog guys kasi ang bait lang naman ni Bettina. Yan, napakabait niya ngayong gabi and madaling araw. Hindi niya ako masyado pinuyat. And si Inola pa ang masyado nagpuyat sa amin yun. So parang nangyayari ka rin yan sila. So yun, wala ko ako masyadong tulog guys. Wala ko matinong tulog. It's okay. Ayan. Ayan ang mga responsibilidad ng isang fur lola na nakagaya namin. Ay, nangangatong nagugulat siya. Okay, napapanaginipan niya. And guys, itong view ko ngayon. Ayan. Baka nagtataka kayo kung bakit si Bettina wala sila masyadong cover ng mga anak niya. Originally, meron silang cover, pero kinakaykay kasi siya ni Bettina. And, syempre, natatakot din naman kami na baka pagkaykay niya, madali niya yung puppies niya or madaganan niya. Though, medyo magaan naman si Bettina, pero, syempre, hindi naman namin pwedeng i-risk din yun. Pero, pag si Bettina naman ay wala sa tabi ng mga puppies niya, nilalagyan namin ng latag yung puppies niya. A few minutes later. I don't know if chocho lang namin ang ganito, pero, yun nga, sinusubukan namin siya pagkakain. Kaya nga ba nagpapadedish na kanya ako? Ayaw ni Bettina na meron silang cover, kinakaykay niya. So, inilayo na lang namin ng konti yung cover kasi pag inilip namin may cover sila, baka madali niya yung mga anak niya sa pagkakaykay niya. Later that same evening. Good evening guys. So update. So it's currently 8:04 PM in the evening. So ngayon ay day 3 ng puppies ni Tina and day 2 ng mga puppies ni Inola. Ang setup naman namin ngayon guys ay dito ako natutulog sa kwarto ko. Dito sa sinasabi sa inyo yung bakanteng kwarto kung saan nalito sila Tina. Lagi kami rito ng home. Si Mami na doon siya sa kabilang kwarto tutulog kasama ni Inola at two puppies niya. So ako dito ang natutulog kasama ni Bettina at ang kanyang puppies. So patal ko sila. Don't worry guys. Hindi ko sila madadagan kasi natusulog naman sila. Let's see how it goes. I'll bring you guys with me tonight sa puyatan na ito. Simula nanganap ang dalawa naming aso, naging kami puyatan na namin. But it's okay. I love doing this and I miss having so many puppies. So I'll see you guys later. Chill lang. So yun guys, umalis siya sa kama. Sila ng mga puppies niya. And ito ang setup namin yan. Nasa dulo siya ng kama ng foam and nakapatong dun yung ulo niya. Ito guys. Magtataka kayo kung ba't may harness si Bettina kasi nahihirapan siya pagbaba po ko lang siyang harness. Hindi rin naman siya sanay. So, nahayaan na lang din namin. And monitor naman namin siya. So, nami-make sure naman namin na hindi dun, hindi mapapasingit dun yung puppies. So, it's all good. Aww. So, update guys. Nagising ako ng 11 PM. So, hindi ko pinatay ang ilaw para may ilaw ang puppies. So, naramdaman ko na may nagagapang sa akin yung pala siya. So, as you guys. Sabi ko talaga guys. Yan. Pero hindi ko sila nadadaganan. Kasi parang kahit tulog ako, parang napipresensyahan ko naman yung mga tuta. Tak pa rin yung kanang latak dito sa tabi ko. Tumabi siya sa akin. Kailangan tayo niya mga anak niya. Tataka siya ba't na sa akin. Mga anak mo. So guys, pinalabas muna namin si Bettina para makaihi siya at makapupo. So, ito yung mga tuta niya ngayon. Tulog na yung tatlo. And ito talaga the most wonder sa kanyang mga anak. Napakalayas. Nahihanap siya ng komportable. Yan, nakomportable yung pwesto niya. Masama lang dito. Nagigising din niya yung iba. Busog naman sila guys kasi kakapadete nga lang ng mami nila. Okay. Update guys, mga anak ni Inola. It's currently 10:50 AM in the morning.
And ito si, ano, busog ang mga anak niya, kaya tulog lang sila. Tapos ito si Inong lang. Pantay lang. Namamahinga lang din si Inola kasi magdamag din siya halos na nagpadede. So, we update to day 4 na nila. And ito, ito yung isa. So, napadede na sila ni Bettina. Si Bettina. Kaya, kayo na ito ba? Diyan na sila nakakatulog. Tanan nyo naman yung dalawa ito. Tsaka yan, dedeng-dede pa din. Hindi sila nagpapapigil. Pero itong dalawa, busog-lusog na. Meanwhile, so if you guys reach at the end of the video, thanks for watching. Don't forget to click like, comment, share, and subscribe, and click that bell notification below to get notified when we post a new video. So you guys will see more of these cuties in our next video, so watch out for those videos. Comment down below what videos we should do next. Thanks for watching. Bye bye.